Ilang araw na nga rin na nakalipas, simula nga nang dumating tong mga in-order ko. At dahil sa sobrang dami kong ginagawa, eh ngayon ko pa nga lang siya mabubuksan. What is this? It's essentials. Essentials? Who gave this to you? I bought this for Kuya. But why did you buy it for me too? Remember I bought you alla cost? Alla cost? Yeah. Where is the last one? Nag-unboxing ako. Eh, lagi naman talagang curious tong batang to. Habang binubuksan nga namin tong box, eh bigla nga tumawag tong si Carlo. At eto nga baby na kasama ko. Abay, mainipin. Gusto na nga makita yung damit ng kuya niya. Tigilan ko na nga daw ang pagsiselfon at gusto nga daw niya makita yung damit ng kuya niya. Eh binili ko nga lang si Sandro nitong essentials na hoodie para nga may magamit pag aalis kami ng bahay. Feeling ko nga eh malaki sa kanya. Parang konti na nga lang eh magkakasya na sa akin at mukhang ako pa nga yata ang gagamit. Ipapasukat ko na nga lang mamaya, parang akong hindi kasya, isosoli ko na nga lang. At ang sumunod naman na binuksan kong box, ito nga'y parang nga sa akin. Dalawang t-shirt nga yung binili ko at isang long sleeve. Habang binubuksan ko nga, eh hinihiling ko nga na sana nga ay magkasya sa akin. Puro pang kid size lang kasi yung mga kinuha ko, parang nga mas mura. At nang makita ko nga tong blouse na nabili ko, abay mukha nga saktong-sakto sa akin. Ang kinuha ko ang size ay large pang kids, o diba? Dalawang t-shirt nga lang yung kinuha ko, isang ang kulay dilaw at isang ang kulay coral. Miski nga tong si Kasi, abay enjoy na enjoy nga rin sa pag-unboxing ko. Mamaya nga, susukatin ko nga rin itong mga nabili ko kung tamang-tama nga lang ba yung mga size na nabili ko para sa akin. Nang buksan ko nga itong pangatlong damit na nabili ko, eh large size nga din to, pero mukha nga siyang malaki. Pero syempre, hindi ko naman malalaman kung hindi ko nga susukatin, kaya naman maliligo nga muna ako para nga masukat itong mga damit na mga binili ko. At sa lahat nga ng mga nabili ko, ito nga yung pinakang nagustuhan ko, yung mga swerte. At syempre, sa kid size lang ulit ako bumili para naman mura. Pag sa women size kasi ako kumuha, eh malaki na nga sa akin yung mga extra-extra small nila. Mukhang maliit nga lang tong sweater na nabili ko, pero nga sana nga, eh magkasya at medium size lang yan. Mabilis kasing maubos yung malalaking size na pang kids at mura nga kasi, at yun na nga lang din ang mga binibili ng mga tao. Nang mabuksan ko na nga tong lahat ng mga binili ko, eh magre-ready naman ako para maligo, para nga masukat ko kung kakasya nga ba tong mga pinagbibili ko. Iba talaga pag essentials, no? Mapapa-check out ka talaga. Nang makaligo na nga ako, eh nilinis ko nga muna tong mga lagayan ko ng bag at inaalikabok na. Sa mga magtatanong kung saan ko nga ba nabili tong lagayan ko ng bag, eh sa IKEA lang po. Panigurado, available din to sa IKEA sa Pilipinas. Kaya naman kung naghahanap kayo ng magandang lagay ng bag, eh i-check out yun na nga rin sa IKEA. Habang naglilinis nga ako at nang makita ko nga tong bag, aba mayroon pa palang hikaw. Naalala ko na nga, ito pa nga yung hikaw na binili ko noon kay Cassie sa Ongpin. Hindi ko pa nga maisuot sa kanya at natatakot kang magpalit ng hikaw, eh akala nga niya eh masakit ulit. Kakaunti na nga lang tong mga bag na natira sa akin at hindi ko rin naman talaga nagagamit, kaya naman yung iba ibenta ko na. Pag naayos ko na nga itong mga bag, eh itatry ko na nga yung mga damit na nabili ko, pati na nga rin yung damit na pinadala ng kapatid ko galing pang Korea. Nagbebenta rin siya ng sobrang gagandang damit, kaya naman kung interesado kayo, eh follow nyo na rin yung page niya. Medyo tumalab na nga yata itong pagpapapayat ko at nagkasya na nga itong maungkong short sa akin. Sobrang gaganda talaga ng design at tela ng mga damit pag galing Korea, no? Lalong-lalo na nga itong isang binigay sa akin. At nang maisukat ko na nga, abay, wow, sino ka dyan? Ang ganda, diba? Bukod nga sa maganda na yung tela, eh ang ganda pa nga talaga ng pagkakadesign. At sa totoo lang, eh bagay nga talaga sa akin. Nang makita ko nga itong mga damit na to, eh nag-alangan pa nga ako at parang ang puro mga crop top. Pero in fairness, ang ganda niya, ha? Panigurado nga, eh masusuot ko to at hindi nga bumapakat ang bilbil ko. Yung nakita ko nga palang hikaw, ito nga eh sinuot ko na kay Kasi, pahirapan pa nga kami at nag-iiyak. At isa nga sa mga pinadala ng kapatid ko, itong dress. Hindi nga ako yung taong medyo ma-formal sa pananamit, pero itong ang isa, abay bet na bet ko. Gandang-ganda nga ako sa sarili ko dito. At yung panghuling ang pinadala ng kapatid ko, itong ang ternuhan. Madalas ko nga nakikita yung mga ganitong style ng damit sa mga palabas, lalo na nga pag mga Korean movies. Sa sobrang ganda nga, eh, hindi ko nga alam kung pwede ba itong panglabas or pangbahay. At yung mga susunod nga na susukatin ko, itong ang mga nabili ko sa essentials. Una ko ang sinukat itong long sleeve at feeling ko nga ay malaki sa akin. Parang akong malaki, eh isosoli ko na nga lang. Pero nung maisuot ko nga, mukhang hindi naman, saktong-sakto lang, kaya nga hindi ko na nga rin isosoli. Sumunod naman, itong ang t-shirt na kulay dilaw, abay in fairness, saktong-sakto. Hindi nga siya ganoong kaliit at hindi nga rin siya malaki sa akin. Kaya naman, bet na bet ko nga rin to. At syempre, abay, hindi rin papatalo nga tong coral na t-shirt na nabili ko. Kaganda rin naman talaga ng kulay. At ang sumunod nga ng mga sinukat ko, itong ang mga sweaters, nung una nga, eh nag-aalangan ako. Pero nung nasuot ko na nga, abay, sakto lang din naman pala. Sobrang kilig nga ako nung magkasya sa akin at nanghihinayang talaga ako at ayoko talaga tong isoli. Habang nagsusukat nga ako, itong ang baby girl ko, abay, nagsusukat nga rin ng mga damit.
damit? Yung mga lakos kasi na polo shirt ng kuya niya ay pinapasukat nga sa kanya nung daddy niya. Bago nga daw ipamigay, eh sikasi nga daw muna ang susuot. Sabi ko nga, bakit hindi ka naka-smile? Hindi daw nag-i-smile si Wednesday, kaya naman hindi rin daw siya nag-smile. Super cute naman talaga to ng baby girl namin, lalo na nga nung napaltan ko nung hika. Ayaw pa nga niya nung una, pero nga nung nailagay ko na, eh gustong-gusto rin naman. Yung sweater nga pala nabili ko, eh magkaiba ng kulay. Yung isa brown at yung isa naman ay medyo kulay gray. Kahit medyo magkaparahungan ng kulay, kinuha ko na at nagkakaubusan na. Nang makapagsukat na nga ako, tinawag ko na nga rin si Sandro para nga maisukat ko na nga rin yung sweater na nabili ko sa kanya. Sakto lang din naman sa kanya, kaya overall nga, eh tamang-tama nga lang yung mga size na pili ko. O siya, hanggang dito na lang. Bye-bye!